Yata ngayon ng hapon, timbahe tinirha namin. Diyan yung kwarto ko. Gagawa tayo ngayon ng ano, ng review. Sasakyan ng kasama ko. Itong sasakyan. Pakita ko lang. Medyo kahit luma na siya. Medyo luma na. Honda Stream siya. Honda Stream. Model 2009. Pero ipakita ko lang kasi medyo kakaiba yung ano niya. Kakaiba yung features niya. Yung kumpara dun sa mga ibang sasakyan na medyo mas modelo sa kanya. Ito ha. Ito yung loob niya. 2009 siya, pero maayos naman yung ano niya, maganda siya, may GPS siya, yung may ito yung GPS niya. Yan oh. May GPS siya sa may dashboard cam siya mismo na. May dashboard cam siya mismo. Tapos may camera siya sa, ayan o, yan, nakatutok sa camera sa harap, yan siya. Oo. Yung mga 2000, kagaya nung gamit ng amo ko, 2019 na pickup, medyo mas bago yung, di hamak na mas bago dito. Pero ano siya, wala siyang camera, wala siyang features na ganito. Itong Honda Stream, pag Honda, ano to siya, 5 star yung safety nito. Maayos naman yung loob niya, oh. Maayos yung dashboard niya. Itong Honda Stream na to, medyo may mga gamit pa ako sa likod kasi hindi ko binaba lahat ng mga ano. Iabante natin kunti ha. Tapos makita nyo rin din yung ayan, abante muna tayo. Ngayon, oh. Abante natin. Dapat kusa yan siya. Mamaya i-try natin na ano. Kusa yan siya. Kaso lang ganyan. Kita mo yung ano. Reverse. Ayan yung reverse cam niya. Oh. Ayan yung reverse cam niya. So, medyo nakuha ko tong sasakyan na to is around to 10,800 New Zealand dollars. So mga 3 halos 400,000 din sa piso. Sinuap ko dun sa luma kong sasakyan na ano, Honda din, Honda Fit 2005, kaso lang mababa pa yung mileage niya. Ano nakuha ko is ano yun, 35,000. So nagamit ko ng 3 years na parang bininta ko, sinuap po dito ng 75,000 na yung takbo nun, mileage niya nun. Ito siya, first owner ako, galing Japan to. Model 2009 siya, pero ano, yung takbo niya nung nakuha ko is 32,600 lang. 32,600 siya. Automatic na yung ano niya, yung ilaw niya pag medyo madilim na, kung sir nagbubukas na siya. Yung brake niya is naka foot brake siya. Ganun yung brake niya. Takan mo lang. Ganyan siya. Wala ka nang, so wala ka nang brake dito sa gilid. May relax siya kasi pag nag-drive ka, may ano siya, may armrest. So kaso lang yung left side na mirror niya is di siya nagmo-move, di siya nagte-tilt. Maisarado mo siya, pero pag i-tilt mo siya, gusto mong ibaba konti yung mirror mo, di na, kasi may nabangga siguro yan dati, may kunting pingas doon sa likod ng mirror, kaya di na siya ganun bumababa. Yung ano niya, at first yung parang hindi ako kumbinsido sa kulay kasi parang
ayaw ko yung kulay ng ano, ayaw ko yung kulay ng yung puti. Eh sabi ng mga kasama ko, mas gusto nga nila kasi yung sa kanila, ano yung sa kanila, and show Wagon to, 7-seaters. Yung sa kanila, tingnan natin ang makina. Aray ko. Gray aim. Parang... nakuha lang sa kanila. Parang brown or... dark brown, parang ganun siya. Dito. Hindi ko nga kabisado pa. Yan, saglit. Yan, medyo tahimik yung makina niya. Ganda yung makina. Malinis pa. Marinig niyo yung ano. Marinig niyo yung makina siya. Ito yung medyo may pingas yung side mirror niya kunti, kaya siguro ito yung dahilan na di gumagana yung ano. Ayun na magte-tilt yung mirror na yan. Kaso lang ito siya, hindi siya ano, may maluma na yung mags, yung ano niya, yung rim niya. Kaya balak ko pag may pera, palitan ko na lang ng mags kahit paano, gumanda naman ng gunti. Ba ganito na siya, may silver na kulay. Yung mga iba, wala siyang ganito. Kaya kahit medyo mahal, pero di pa rin ako nagsisisi. Maganda pa rin, maayos rin. May reverse cam. Ito yung reverse cam niya. Ganun, maayos naman siya. Wala naman siyang ganong, wala naman siyang... Ito lang, may kapirasong pingas. Ito may mga ano, piniturahan na lang nila. Pag-atras yan. Pero overall, wala namang ano, maganda naman yung ano niya. May 7-seaters, tapos yung pinto niya, yung sa likod, pwede siya may itiklop. Dito sa New Zealand, ito ang ano dito. Yan yung registration plate mo. Nasa loob ng salamin. So hindi siya mananakaw. Maliban na kung babasagin yung salamin. So di kagaya sa Pinas na ang registration doon, yung sticker, dito nakadikit sa plaka. Dito nakadikit sa plaka or sa may corner. Dito siya nakadikit. Kaya yung iba, tinutuklap. Tinatanggal dito. Wala. Ganyan lang yan. As is lang yung plate niya. Ito pala yung rever, yung front cam niya. Oh. So, automatic siya. Pag titigil ka, nagdadrive ka, tapos parating ka ng stoplight or tumigil yung kaharap mo, makikita mo yung kaharap mo, makikita, alimbawa mag-park ka, makikita pa yung harap mo. Yan, medyo maganda siya, hindi kagaya sa yung iba na ano, yung ibang mga maliban na sa mga latest ngayon, lahat may mga kamera na siguro yun, pero ito siya maayos naman, maayos naman yung likod, maluwang. May mga gamit pa ako eh. Ano pa ba? Ito lang, yung mirror niya, may medyo, pag titingnan mo, may ano siya kunti dito sa ano eh. Sa may parang, ewan ko lang, matanggal naman siguro yan, medyo may pingas siya. Hindi naman pingas, parang may guhit siya, guhit. Pero wala namang makapa siya kung halimbawa ano. Halimbawa, kapain mo siya, di siya makakapa. Di mo makikita na ano may, parang mapapansin. Maganda naman, mabilis, 1.8 cc to siya. So, mayos, yung biyahe ko, sarado natin ito. Yung biyahe ko, Hilton, patunta dito sa Hastings. Ano siya eh? 304 kilometers. Takbo ko rin ng 3 oras. Nagastos ko lang gas, nasa mga $50 lang. Nagastos, mga more or less 50-40, ganun lang. Hindi siya ganun. Lakas kumain. Pagka lalo na sa highway,
Kasi pag ano siya. Yan. Pagka ano siya, pagka bumubumba ka, tapos steady mo yung gas mo, yung apak mo sa gas mo, steady mo siya. Tawag niyo, no? Yung eco niya, yung eco drive, lalabas yung eco drive niya, kaya titipid yung consumo mo sa gas. Every time na nag-steady yung accelerate, o yung ano mo, yung pedal mo, anong tawag niyan, yung sa gas mo, every time na mag-steady yung apak mo, kahit malakas yung takbo mo, 100, 110, takbo ka na ganun, basta steady yung takbo mo na ganun, mag-eco yun siya, eco yung lalabas dun. Kaya maganda siya, kung maganda, ang ano niya, malakas, kakain talaga siya na gas pag ibumba mo siya. Kaya dito, halos pag apak ka, huwag mong bumba ng bumba, ano lang, diretso lang siya. Pagka diretso yung kasada mo, diretso lang din yung apak mo, pantay lang, huwag mo siyang halos babago-baguhin, laro-laruin, kasi yun ang magagasto sa gas yung ganun. Baka hindi siya lumalabas pagka ano, kasi di ako naka. Ayaw. Pero pagka tumatakbo ka, lumalabas na siya. Yung diba, malinaw siya. Kaso lang, tapos yung ano niya, yung sa sounds niya, ano siya, yung sounds niya is may dali, yung mode niya, may mode siya dito, pindutin mo yung mode niya, lalabas doon yung TV1, tapos pindut ka uli TV2, may FM, FM1, FM2, AM, tapos HDD. Yung ED, ko alam ko anong meaning ng HDD. Tapos, may ano siya, may dami na siyang nakastore na ano, mga kanta. Kaso lang, hindi ko, yung iba mga Japanese yung iba. May mga English din, pero okay lang. Hindi naman siya masama. Pwede may skip-skip na lang para ano. Tapos may VSA, vehicle safety assistance, yung ibig sabihin ng VSA, vehicle safety assistance. Yan, pag mag-try, pero di ko nasubukan yan. Tapos yung ano niya, yung sa AC niya, yun, yan yung AC niya, parang digital na rin siya. Up down ka, yung speed up down, ganun lang siya. Oh, malakas siya, malakas. Oh, 19 ang lowest niya. Yun yung sa AC niya. Di naman, mas okay siya, di pa rin yung iba na ano, may pipit-pihit. Yung main knob siya na pipihitin mo. Ito medyo di siya ganun ka ano. Simple lang yung ano niya. Siguro okay na siguro yan. Yun na yung masabi ko dito sa bagay kung alaga, bago kong baby. Maraming salamat.